Magandang araw po sa inyo mga ka-JTEC. Ang gagawin po natin ngayon ay microwave oven. Ang sabi po ng magdala rito ay hindi lang araw po siya may init. Ang tatakpin nito ay American Homes. So, tara guys, testing natin kung talagang hindi nga siya umiinit. So, ayan guys. Ibali, iset muna natin siya sa low mo po natin, low. Then, mga ito yan. 4 minutes. So, ayan, makikita niyo po guys. Nakailaw na siya din. Umiikot din po yung kanyang plato sa loob. Kapain natin kung init nga ba siya. So wala talaga guys, hindi umiinit. So tara, gawin na natin to. So, ayan po mga ka-JTEC. Nabuksan natin siya. So, ngayon po ay i-plug ulit natin siya para makita natin kung paano mag-operate sa loob ang isang microwave. Plug natin, ayan. Then, iset natin siya sa kahit na naka-max, high. Then, timer niya sa kahit na mga yan. Pwede yan. So ayan guys, kung nakikita nyo, parang normal lang siya, diba? Ayan guys, sinding ilaw. Titignan nyo parang normal lang siya. Yung mga gantong problema guys, ay napakadali. Kaya lang, napakadelikado. Gawa nga po yung high voltage sa napapagawa. Kaya, bago po kayo gumalaw ng ganito, siguro doon nyo itong tapusin nyo po itong video na ito. Dahil isa-isahin po natin siya. Kung nga saan ang problema nito, kung bakit siya hindi nagbubuga ng init sa loob. Nag-automatic siya. So tara, check na natin ito. So tulad nga na sinabi ko guys, napakadelikado mag-repair ng ganito. Kapag hindi niya pakabisahan, huwag niyo po muna tatayin. Kailangan niyo po muna tutukan kung paano po yung gagawin natin. So ang muna po check natin ito is ito pong capacitor. Ito. Yan. Kailangan po muna natin siyang i-discharge. Gawa nga po ng may pumupundo pong kuryente rito. Yun po ang isa sa delikado. Ito po yung sasabi ng high voltage capacitor. Kailangan po natin siyang i-jump. Kung walang po tayo na ito, last na pang-gadget natin para ma-discharge yung kuryente. Ito. Ngayon po, dikit natin yung isang dulo nito sa body, then ito. Isang capacitor niya. Ayan. Wala po siya, diba? Next po, sa isang paanong capacitor, sa ilalim. Ayan po. Then, itikid ulit natin. Ayan, nakita niyo po yun. Mislock. Sabihin, nag-discharge na siya. So, pwede natin siya panggalin yun. Thank you.
puno na ang una nating baklasin sa isa. Mga kailangan i-check. Itong kanyang kapastor. Ito yung kanyang kapastor. Ayan. At ang kanya pong high voltage diode. So yan. Ito po yung sinasabing diode guys. High voltage diode. Ang pag-check po nito, kailangan po nandun, nakasit ang tester sa pinakamataas na rings. Ayan. Re-rings natin na 10K. Gawa nga po na mahirap siyang makuha ng continuity nasa mababa yung rings niya. So, ito nga po pala yung may guwit na tinatawag na positive. And ito yung negative, yung blanco. Kailangan po guys, pag-estimate nito, pumalo lang siya na isang beses. Hindi dapat dalawa, kasi kung dalawa, ibig sabihin po nung shorted na, sira na po siya. So, ganito lang po kadali yung mag-testing yung race. Lagay nyo lang muna yung isang test thread dito, sa negative positive. Then, yan. Diba, napapasin nyo. Hindi siya pumalo. So, paligtarin natin. Yung positive, kadlagyan na sila sa positive ng sign itong diode. Then, yun, pumalo guys, ibig sabihin, good siya. Next naman natin guys is itong high voltage capacitor. Ganun din ang rinse niya. Kailangan na times 10 ka. Kaya sa ibang tester kasi mayroon 100k, doon mo ilagay sa 100k. Dapat ito guys, pag tinisin natin, magdurod-duro lang ng ano, pa. Yan. Dapat magtasin nyo pa guys. Papalo siya na dapat bumalik agad. Kasi kung nag-steady siya sa limbawa, pumalo siya nag-steady rate, ibig sabihin yun, shorted na siya. Dapat siya guys, mapapasin nyo, pipitik lang siya yun, tapos babalik agad. Ibig sabihin, good tune size. Mag-train ulit natin para daw yan. Ah, may iba guys, bumalik agad. Ibig sabihin, good to. So punta mo naman tayo dito sa mga sinasabi lang magnetron. So yung sakat natin sa medyo yung transformer. Yan, para sakaling hindi nyo man patuloy nga, hindi nyo kabisado kung paano mag ito, magkalimbawa hindi nyo matandaan, picture nyo po muna para kung sakali alam nyo kung saan nakapwesto yung mga wire, hindi magkakalip. Bale, good po ito. Itong diode sa kapasitor natin. Dito naman tayo sa magnetron. Ang pag-testing naman po nito guys, dapat ganoon din siya. Papalo lang din siya yung tester. Kasi yung tester. Dapat pumalo siya. Bakit tayo pumalo? Ayan. Maluwag ang ating tester. Yan. Yung guys, nasa nyo diba tumalo? Yan. Ito nyo ba? Tumalo po siya. Ibig sabihin po, good to. Pero may isa pang paraan para malamang kung talagang good. Ipit nyo po sa body yung isang stud. Dapat po hindi siya pumalo. Kasi pag pumalo siya, ibig sabihin shorted. Sira po ito. So, dahil sa hindi pa siya pumalo,
kahit nakadalag rin natin. Sabi po, good pa to, yung magnet rin. Ayan. Ayan niyo po. Tumapalo, di ba? Ayan. Okay na siya. Pick na lang naman yung kukong transformer. Ito rin po ang procedure. Kailangan pumalo siya. Kalimutan natin yan. Yan, nakakita mo ito. Ito. Ah, pumalo po siya, diba? Ibig sabihin, good din yung transformer. Pero, para makasigurado, idikit po ulit natin siya sa body na itong transformer. Ayan po guys, normal po, hindi siya pumapalo, ibig sabihin hindi siya good ito. Kaya ang isang problema nito guys na sigurado, sigurado na. Ay ito guys, kanyang fuse. Malamang sa alamang guys, open to. Ayan guys, madali lang mag-trace nito guys kahit na hindi nyo nabaklasin to. Dahil nakasilis lang po siya. Ayan po. Sundan nyo lang yung ganyan yan. So dahil sa ang dulo nyo po ay nandito. At ang isa pang dulo ito. Ayan. Yun guys, hindi pumalo. Automatic guys, na-open to. Pumutok. Open siya, pumutok. Patas niyo guys, putol. Yun, putol po siya. So, ito po yung tablet natin guys. Hanap tayo ng gayetong pamalik. Pero mas maganda guys, assemble ko muna to para salpak na lang tayo ng salpak ng kanyang fuse mamit. Pagod na siya kadali yung mag-test guys. Pag ganitong mga hindi uhinit, yun nga lang talagang dapat double ingat, gawa nga ng high voltage po yung mga kanyang mga pyesa. Huwag niyo pong kalimutan na i-charge mo, discharge mo siya bago niyo ilusan itong mga ito para sigurado po tayo. Para hindi po siya mag-spark pag sinaksak natin. Thank you.
siya. Lang guys, at kukuha ko lang ang kamot natin. Ito na plus. One eternity later. So, ito na guys. Kukuha tayo. Ito tong style ng fuse niya. Para po siyang mayroong coil sa loob. Hindi tulad ng isang ng ibang fuse na ordinary. Diretso lang. Ano ito po yung sira niya. Full. Yung kapit natin. Ayan guys, ganito lang kasimple. Pag-repair ng ganito. Kaya kahit kayo guys, kaya nito. Kaya lang, doble ingat lang talaga. Huwag niyo kakalimutan na bago niyo po talasin niyo yung mga pesa, i-discharge niyo po muna yung kapasitor. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas eh. Mayroon din po ang pinakadelikado. Sipin natin guys, iskarabay natin yung nakatama yung kanyang pan. Kapag umiikot na. Ayan. Ayan na ba? So, ayan guys. Ito na natin. Sipinit natin siya sa so, nakalit na sa sahay, diba? Ito, timer. Timer natin. Balik natin muna yung kanya sa lamin dito guys, sa loob. Ito. Talagang umiinit na siya. Kuha lang muna tayo ng tubig. So ito muna guys yung ilagay natin. Wala kasi tayong bote pero saglit lang siguro hindi naman matutunaw to. Tapos lagay natin dyan. Wala pinisara. Wala pinisara sa second floor. Guys. Sana hindi matulog yung baso natin. Kasi tayo yung baso na babasa din. Hindi naman siguro yan kasi
Yan ang siguro din ako. Ganyan natin siya mag-automatic. Ganyan ang numbers katalit. Ang mag-repair ko sa mga mag-drawing. Basta ingat lang. Siguro din yung topic na tayo sa itong video ko. Yun. Yun. Ay, nahirap nga guys. Nakapas nyo guys. Nahirap siya. Okay na siya guys. Yun. Nahirap nga guys. Ayan, kaso mainit. Oh.